lahat tayo nakaranas na ng ganito. Mahinang signal, malabong connection, delayed or messages na hindi natatanggap. Maaring sa bahay natin nangyayari ito or sa opisina. Ang gusto natin syempre yung clear connection, clear voice calls, kahit hindi gumamit ng data connection. Kasi kahit anong sabihin natin, meron pa rin tumatawag sa atin sa regular voice calls, di ba? Meron pa rin tumatawag sa atin na hindi dumadaan sa instant messaging apps katulad ng Viber, WhatsApp, Messenger, at iba pa. Pero paano nga ba kung ang indoor signal natin ay hindi ganoon kaganda? Sa video na to, matututunan natin ang voice over Wi-Fi or VoWiFi, kung saan pwede na tayo makatanggap ng regular voice calls gamit lamang ang Wi-Fi ng ating bahay or ng opisina sa pamamagitan ng feature ng ating cellphone na kung ang tawagin ay VoWiFi, voice over Wi-Fi, or Wi-Fi calling. But before we continue, please subscribe to this channel and help me grow it. Karamihan ng views ng mga videos ng channel na ito ay hindi pa subscribe, so ano pa hinihintay mo? Just click the subscribe button at isama mo na rin ang pag-click sa bell. Para mapagana ang voice over Wi-Fi o VoWiFi, kailangan muna natin syempre ng working Wi-Fi. Mas maganda syempre para mas malinaw ay malakas ang Wi-Fi na gagamitin natin at consistent ang speed niya. A wired Wi-Fi is highly recommended. Pero kung wala even a good hotspot na medyo maganda ang speed, ay pwede namang magamit for activating a voice over Wi-Fi. For this demonstration, I'm using an iPhone. Kung gumagamit ka ng Android phone, maaaring nasa ibang location ang pag-activate ng VoWiFi or voice over Wi-Fi. Sa iPhone, ito ay nasa settings, under cellular, at nandun na ang Wi-Fi calling. Pwede mo nang i-activate yan mula doon. At kapag inactivate mo, you will be warned about the charging process, na ibig lamang namang sabihin ito ay regular charging pa rin ang mangyayari sa iyong prepaid or postpaid line. Walang premium charging ito kahit VoWiFi or voice over Wi-Fi ang gagamitin mo. At sa iPhone, alam naman natin na meticuloso sila about privacy. That's why pinapaliwanag nila ang mga implication pag gumamit ka ng voice over Wi-Fi. At dahil na-activate na natin sa ating demo, gumawa tayo ng isang mabilisang test call. At yan, makikita nyo, kumonek agad siya. At syempre, para masiguro naman natin na hindi regular voice call or 2G call ang ginawa natin, ilalagay natin ang ating iPhone sa airplane mode. Pag naka-airplane mode, of course, wala na tong signal from the towers. Wala na siyang data connection. Ang gagamitin na nito ngayon ay ang Wi-Fi connection. Kaya dapat activated ang VoWiFi. Sa mga settings na in-update natin, gawa tayo ngayon ng test call. At ayan, nagri-ring na ang ating test phone. At ang gawin naman natin ngayon, i-off natin ang Wi-Fi. So, wala kang Wi-Fi, wala kang 2G connection dahil naka-airplane mode, of course, hindi ka magkakaroon ng kahit anong way para magkaroon ng voice call. So, failed lahat ang magiging attempt natin to make a voice call. But now, let's turn on Wi-Fi at makikita natin momentarily mabubuhay na rin ang VoWiFi. So, this is network dependent. Kung hindi supported ng network ang VoWiFi, kahit may feature na ganyan ang phone mo, hindi rin ma-activate ang voice over Wi-Fi. At ito ang isang feature na nagulat ako na pwede rin palang gawin gamit ang VoWiFi or voice over Wi-Fi. Dahil Vo meaning voice, hindi ko akalain na pwede palang mag-text gamit ang VoWiFi. So, airplane mode ka, wala kang connection sa mga cell towers,
But using VoW Wi-Fi, pwede ka magpadala ng text at pwede ka rin makareceive ng text sa VoW Wi-Fi. So, kung sa bahay mo, mahina or walang signal ng 2G, just connect to the Wi-Fi, activate it, and you will be able to receive and send text at makakatanggap ka na rin ng voice calls mo. Again, to illustrate that we are not using the cell towers or the regular 2G service for this, patayin natin ang Wi-Fi. Naka-airplane mode, off ang Wi-Fi, you will not be able to send your text. At pag naka-on na ulit ang Wi-Fi, automatically, mabubuhay din ang ating VoW Wi-Fi. Now, you will be able to send your text messages. Para sa demo na to, gumamit ako ng iPhone. But most mid to high-end na Android phones ay meron itong voice over Wi-Fi. And ang gamit ko ulit ay smart network. At kahit gamitin ko yung prepaid man o yung postpaid, ay na-activate ko itong voice over Wi-Fi. Again, limited ang aking use of Globe dahil prepaid lang ang meron ako and with prepaid, hindi ko siya ma-activate. Okay, to recap, paano natin nagagamit ang voice over Wi-Fi? To improve voice calls in poor 2G signal areas katulad ng sa bahay natin, indoors or sa mga opisina na mahina ang cell tower signals, basta meron kang working Wi-Fi service, pwede mong i-activate ang iyong voice over Wi-Fi to make calls. At kung hindi ko pa nasabi, ang call quality using voice over Wi-Fi ay high quality, napakalino niya compared mo sa regular 2G calls. And finally, voice over Wi-Fi is not just for voice calls. Pwede ka rin makapag-send at tumanggap ng text messages. So kung nagustuhan nyo itong ginawa kong short video, please do like it. Don't forget to subscribe and click the bell para mabantayan natin ang mga susunod pa na video sa channel na ito. Stay tuned, folks, and I'll see you around.